Ikaw, kontento ka ba na magtiwala sa isang magnanakaw? Kung kontento ka, itong bidyong to ay hindi sa inyo. Pero kung ayaw nyo ng nakawan, korupsyon, at mga masasamang gawain dyan sa loob ng Bureau of Internal Revenue, sumali ka. Labanan natin ang katiwalian sa larangan ng taxation. Ang topic ko ngayon is magbigay po sa inyo ng idea paano po lalabanan ang Formal Letter of Demand, FLD. Formal Letter of Demand. Idea lang po ito para po makatulong po sa inyo pag kayo po ay nasa FLD na. Sa mga hindi pa po nakakakita kung ano itsura ng FLD, ito po ang itsura ng FLD. Formal F Letter of Demand. Ayan, FLD. Sa mga kaibigan kong nakikinig dyan, pwede bang paki-comment ninyo kung maganda bang i-franchise ko na yung kaalaman ko kung papaano ang proper way, appropriate methods na magagamit ho ninyo para i-reduce ang inyong mga deficiency tax, paki-comment lang kung dapat na akong mag-franchise. Okay? Kasi gusto ko yung professional fee na kinokolekta ko, kayo na mangolekta. Okay? Kayo na mag-practice. So, isasaling kaalaman ko, turnkey, yung mga kailangan nyong malaman. At isa sa mga turnkey na pag-aaralan natin ay nakapaloob ho sa Formal Letter of Demand. So, sa Formal Letter of Demand, ang itatopic natin sa araw na to, tamahan ninyo ako, disallowed cost expense based on evidence obtained, best evidence obtainable rule, o 39 million. So, ang ibig sabihin niyan, ang risk niyan, mga katakpero, pag risk, ibig sabihin, potential na babayaran ninyo. Risk. So, imumultiply nyo lang yung 39 million nang sabihin na lang natin na 30%. So, ang risk nito is 12 million. So, kung magcha-charge kayo ng professional fee sa 12 million, sabihin natin, i-charge natin siya ng 750,000, mura na yon kesa magbayad siya ng 12 million. Ngayon, paano ito sasagutin para kumita kayo ng 750,000 or kung kayo naman ay taxpayer na involved ho sa ganitong klase ng problema, makasave kayo. Dalawa ang masasave nyo. Yung risk na 12 point something million at saka yung professional fee ko na minimum na 750,000. Masave nyo yun. Diba? Good yun. So, iniimbitahan ko yung mga presidente ng company kasi kayo po ang talagang target nito. At yung inyong mga opisyales katulad ng treasurer at saka ng corporate accountant ho ninyo. At huwag ho nyo kalimutan, bago ho tayo magsimula, na i-click ang like button ng Kataxpayer Facebook account at saka ng Tax Specialista YouTube account. Bakit ho nyo i-click yung like button? Parang mas marami hong Pilipino ang makapanood at makaalam paano ho sinosolve ang best evidence obtainable na method ng BIR para i-disallow ang inyong expense. So dito ho sa project natin, sa araw na to, meron hong disallowed na 39.5 million. So pumunta ka ngayon sa Schedule 1. Ganun lang lagi. Schedule 1. Kasi ito, kinoconsider tong table of contents. Eh. So, punta ka sa chapter, which is Schedule 1. So, ito po yung Schedule 1. Paano man natin malalaman na Schedule 1 yan? Kasi nasa details of discrepancy. So, ito po yung best evidence obtainable. Yan ang sabi niya. Kasi daw, absent daw yung accounting records or other documents para magamit niya sa
internal revenue assessment mo. Okay. So, inassess ka using best evidence obtainable rule noong BIR at ang nakasulat ho dito sa best evidence obtainable rule, ayan, yung expenses na nakasulat sa ITR ninyo, ito po yun, at saka sa audited financial statement, yun po yun, pinick up lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Hanggang sa dulo. Tapos, so, minultiply ng rate na 50%. And then, yung product niya is tinawag na disallowed costs and expenses based on BEO. So, pag ganito ang nangyari, eh, madali naman po itong isolve. So, turuan ko kayo. Best evidence obtainable. So, ibig sabihin ho ng 50%, 50% ay inaallow niya. Kasi hindi siya sigurado kung 100% ay may resibo o wala. So, okay, to be fair, let us have a compromise settlement. 50% allowed, 50% disallowed. Ginagamit ho yung BEO kapag wala ho kayong ipresent na dokumento. At kailangan nung ma-achieve ang isang pang-purpose nila, kinasuhan ho kayo ng failure to obey summon o subpoena duces tecum. Pag naiakyat na ho yan sa Department of Justice, doon pa lang ho magkakaroon ng right ang biro na gamitan kayo ng best evidence obtainable. So, kung wala ho kayong kaso sa Department of Justice or National Prosecution Service, hindi ho kayo makakasuhan ng biro ng best evidence obtainable. Eh, ano gagawin natin dyan? Sabi doon sa sinasabi dito, may absent daw. Absent daw kayo, kaya susulat ko rito. Sandali lang, isulat ko lang ng maayos mga ka-taxpayer kung minamahal. Ayan, sinusulat ko na ho. Sabi dito, ito solusyon. The assessment was based on best evidence obtainable for your failure and refusal to make certain records available per issued subpoena duces tecum dated etc. etc. Ano answer ngayon? Meron daw failure, may refusal. Ano yung failure? Hindi mo binigay yung available records na nakasulat sa subpoena duces tecum. Ano sagot? Ando doon na rin. Ibigay mo yung records nasa sa subpoena duces tecum. Tapos na! Yung 39 million mo na may risk ka. Diba? Sabi rito, may risk kang 39 million. So, ang risk niyan is mga nasa 12 million. Okay? Mawawala. Ibibigay mo lang yung records na nasa subpoena duces tecum. So mga ka-taxpayer kong mahal, ganun lang ho, kasimple ang pag-reply, pagpo-protest sa best evidence obtainable rule. Rule ho kasi yan. At makikita nyo naman dito kung saan niya kinuha yung rule. Saan nyo ba kinuha yung rule? Ayun, ito po yung rule na pinagkunan niya. RMC, download nyo ho yan. 23-2000. So, para gusto mong makakuha ng RMC 23-2000, pwede ho ninyong i-email yung email kong nandiyan sa taas at sumali ho kayo sa bidding. Ano ho yung ino-offer ko sa inyo? Sigurado ako kayang-kaya nating tayong dalawa, para tayong si Ray Valera,
i-reduce ho yung inyong NOD. Ayan. Notice of discrepancy. Ang inyong preliminary assessment notice, ang inyong formal letter of demand at yung FDDA. Kayang-kaya ho natin yung pababain substantially at sinisurur ko sa inyo na hindi kayo magbabayad ng 100%. Tutulungan ko ho kayo, kaya lang ho, sumali kayo sa bidding. Yan ho yung regalo ko. 10 lang ho ang tatanggapin ko, highest bidder. So, ang minimum bid ho ay 300,000. Hahawakan ko yung NOD, PAN, FLD, hanggang FDDA. Yun lang ho yung scope of services ko. Guarantee na i-reduce ko ang inyong deficiency tax. Para ho sa additional information, ito ho yung aking email. I-email nyo ho ako para ma-email ko naman sa inyo yung details. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, hanggang December 14 lang ho yan. Yan ho yung closure. Huwag pa ho kayo magpaabot ng closure. Mag-submit na ho kayo ng inyong registration form or registration data and other data na kailangan ho namin para ho ma-evaluate namin kung kayo po ay appropriately qualify sa ating bidding. So with that, peace and happiness be with you for life. See you in my latest video.